Hi everyone, welcome to Sudotech Reviews. So ito guys, yung Samsung A71, ang isa sa pinakihintay nating mid-range phone from Samsung ngayong first quarter ng 2020. Okay, kagaya na makikita nyo, same pa rin yung itsura ng box katulad ng mga previous versions ng A-series. Pag open natin, nandyan agad yung phone. Okay, may balot yan guys pag binili nyo, pero ito kasi na-open na. Sa loob ng top part, nandun yung document sleeve. At sa loob nun, meron tayong quick start guide, warranty card, at jelly case. Tabi muna natin tong phone. Sa ilalim naman ng box, makikita naman natin yung earphones, USB-C cable, at yung 25 watts na super fast charger. Kung gusto nyo guys na black lahat ng accessories, go for the Prism Crush Black color. Okay, pag-usapan natin ng specs. Pagdating sa body, yung harap niya ay glass, yung likod naman, at yung frame ay plastic. Sa display, meron tayong 6.7 inches Super AMOLED Plus 1080p display na merong 393 ppi at protected yung kanyang screen ng Corning Gorilla Glass 3. Sa chipset at operating system, meron tayong Snapdragon 730G 8 nanometer at on top of Android 10, meron tayong One UI version 2. At sa storage or variant, meron tayong dalawang variant, isang 6GB of RAM at isang 8GB of RAM na parehas merong 128GB of internal storage. Yung 8GB of RAM ay available dito sa Philippines. Pagdating sa camera, meron tayong quad camera setup. Yung main shooter niya ay 64 megapixels, 1.8 aperture, at yan ay Samsung ISOCELL Bright GW1 na sensor. Meron din siyang ultra-wide na camera, 12 megapixels, 2.2 aperture, dedicated macro camera, 5 megapixels, 2.4 aperture, at 5 megapixels, 2.2 aperture naman na depth sensor. Pagdating sa selfie camera, meron tayong 32 megapixels, 2.2 aperture na kaya rin mag-shoot ng 1080p, 30 frames per second. At last, meron tayong 4,500 mAh na battery na capable sa fast battery charging 25 watts. Okay, una natin pag-usapan ay yung display. So ulitin ko, meron tayong 6.7 inches Super AMOLED Plus na display. Okay, baka naku-confuse kayo guys. Ano ba yung difference ng Super AMOLED sa Super AMOLED Plus? Yung Super AMOLED Plus, guys, yung Super AMOLED Plus ay mas energy efficient, mas tipid sa battery, sharper din, at less grainy yung mga images dahil sa increased number of sub-pixels na meron siya. Sa madaling salita, mas maganda at mas tipid sa battery ang Super AMOLED Plus kumpara sa Super AMOLED lang na display. Sobrang ganda guys ang display ng Samsung A71. Wala akong ma-complain sa kanya actually. Ang sarap manood dito ng video, super sharp, super linaw, at sobrang punchy ng kulay. Well, hindi saturated pero talagang emphasized na emphasized yung colors kapag tumitingin ka ng pictures o nanonood ka ng video. Maganda din na wala ng notch ngayon para mas immersive yung feeling ng media consumption. So overall, wala na akong masabi tungkol sa display. Isa yung display ng Samsung A71 sa pinakagusto ko sa phone na to. Sa design naman, isa pa sa mga nagustuhan ko sa Samsung A71 ay yung design niya. Simple but premium. Sa likod, makikita natin ang quad camera setup at yung LED flash. Sa taas, microphone. Sa right side, volume rockers at power button. Sa left naman, SIM tray na kapag in-open natin, meron tayong makikitang dedicated micro SD card slot. Sa baba naman, nandiyan yung speaker grill, microphone ulit, USB-C port, at headphone jack. At syempre sa harap, nandiyan yung Infinity O display. Yes, wala siyang notch. Okay, plastic pa rin guys yung frame at likod ng Samsung A71, kagaya ng mga previous A-series. At kung tawagin nga ng Samsung yan ay glass-tick. Pero kahit na ganun guys, tingnan nyo naman. Hindi mukhang mid-range phone. Plus, sinunod nila ang design ng likod ng Samsung A71 sa S20 lineup. So nakadagdag pa yon sa pagiging mukha niyang premium. Square na rin yung design ng camera setup. Plus, meron din siyang rainbow effect sa buong likod. Pero sa atin lang naman, hindi kasing loud ng Samsung A50 rainbow effect.
At dahil super ganda ng design ng Samsung A71, nag-provide naman ng Samsung ng jelly case para makapagbigay ng basic protection. Pero mas tinatawag ko yung temporary protection. Dahil kailangan mo din bumili ng mas magandang protection para sa phone mo. Katulad ng sponsor natin ngayon, ang Rinke Philippines. Meron na sila guys, Rinke Fusion X para dito sa Samsung A71 na merong rugged design plus magpo-provide ng shock protection in case na malaglag mo yung phone mo. Fit na fit yung buttons at super accurate ng mga butas. Merong 3 colors ang Fusion X. Itong black, camo black, at space blue. Nandiyan guys yung link na Rinke Philippines sa description sa baba. Check nyo na lang. Kung hindi man Samsung A71 yung gamit mo, meron pa silang cases sa ibang brand at model ng phone. Okay, isama na rin natin dito sa pinag-uusapan natin yung in-display fingerprint sensor ng Samsung A71. Ang laki guys ng in-improve. Optical pa rin siya kaya mabilis. Wala naman akong complaint sa speed. At actually, isang beses ko pa lang na-register yung fingerprint ko sa kanya pero mabilis na siya. So again, malaking improvement yan kumpara dun sa previous generation. Doon naman tayo sa performance. Okay, good news dahil ang Samsung A71 dito sa atin ay naka Snapdragon 730G. Okay, so nandito syempre ang dati kong paboritong OS, yung One UI, which is isa pa rin naman sa mga paborito ko pero wala na siya sa top. Kasalanan ng Realme UI yan. Anyway, ganun pa rin. Napaka-smooth, napakadaming features ng One UI. May mga subtle changes lang dito sa version 2 kumpara sa version 1. Pero kung hindi mo naman hahanapin mabuti, baka hindi mo rin mapansin. At good news ulit, updated yung security patch dito sa One UI, kaya ayos na ayos. At hindi katulad ng previous version, yung Samsung A70, na may mga ilan nilang hiccups kapag ginagamit mo, itong Samsung A71 halos wala talaga. Sobrang optimized ang One UI 2, at syempre, mas maganda rin yung processor ngayon kasi naka Snapdragon 730G na tayo. So check natin ngayon yung kanyang AnTuTu benchmark. So total score guys, 232,449. So, mataas naman. Actually, medyo kanabahan ako dun kasi sa totoo lang, sakala ko mas mataas pa rin yung Realme C3 pero di naman. So based on AnTuTu benchmark, ma-expect natin talaga na maganda yung performance niya overall. At even sa gaming, masasabi ko na totoo yan. Nakatulong din ng malaki sa Samsung A71 performance yung UFS 2.1 storage niya para mas bumilis yung read and write speed niya. Okay, sunod natin pag-usapan ay yung battery. Isa pa to sa kinabiliban ko sa phone na to guys. Ulitin muna natin ha. Meron siyang 4,500 mAh na capable sa 25 watts fast charging. So, malaki na yung battery mo, mabilis pa charge. At totoo naman yan. Tinest ko siya at ito yung result. Nag-play ako ng tuloy-tuloy na YouTube video na naka-max yung brightness ng screen at nakakuha ako ng 12 hours and 16 minutes na screen on time. At meron pa ako natitira na 11% na battery life. So, after nun, charge ko naman siya from 11% to 100%. Ito naman yung result. In just 5 minutes, nakatuntong agad tayo sa 20%. 25 minutes, kalahati na yung natcha-charge. 47 minutes, 80% na. At in 1 hour and 17 minutes lang, nasa 100% na tayo, fully charged na. Kaya masasabi natin na hindi lang on paper maganda yung battery ng Samsung A71, maganda din siya in real life. Okay, last but not the least, yung camera. Okay, kung inaakala nyong ito ang best asset ng Samsung A71, no, nagkakamali kayo. Tingnan natin ilang sample photos. Kung mapapansin nyo, hindi sharp yung photos. Mapa-indoor o outdoor shot man yan. Well, may improvement naman ng kaunti kapag outdoor pero soft pa rin for the most part. Kahit yung quality ng 1080p video niya, hindi rin ako impressed dahil hindi rin detail or sharp yung kuha. Kung titignan nyo, parang naka Xiaomi Redmi 8 lang yung ginagamit ko dito sa video na camera. Yung
Yung night mode naman, medyo okay kasi lumiliwanag naman yung photos. Yun nga lang, grainy. Okay, verdict. Anong verdict natin dito sa Samsung A71? Sulit ba siya? Pero bago yan, magkano muna yung Samsung A71 sa ngayon? So, meron siyang price na 22,590 pesos. Nandiyan yung link sa description sa baba kung gusto niyo i-check. So, again, sulit ba yung Samsung A71 for its price? Depende. Depende kasi hindi siya sulit sa lahat ng aspect. Kung ang habol mo ay magandang display, magandang battery, Samsung One UI, pwede mong masabi na sulit yung Samsung A71. Pero, mag-add ka na lang ng less than 2,000 pesos, meron ka ng Xiaomi Mi Note 10 na di hamak naman na mas maganda yung camera kaysa dito sa Samsung A71. Remember guys, Mi Note 10 yung ginamit ko sa vlog sa Singapore. Baka hindi mo pa napanood, nandiyan yung link sa taas ngayon. Plus, naka-AMOLED na rin naman yung screen ng Mi Note 10 at superb din yung battery life. At naka-Snapdragon 730G din siya. So in short, hindi ko marerecommend sa inyo yung Samsung A71. Kung magandang mid-range phone talaga yung gusto niyo mabili, go for Xiaomi Mi Note 10 or Oppo Reno 2. So yun lang guys, maraming salamat ulit sa panonood at maraming salamat din sa Rinke Philippines for making this video possible. At kung nagustuhan nyo guys at nakatulong tong video, please hit the like button below, mag-subscribe na rin kayo at i-click nyo yung notification bell para ma-notify kayo kapag meron tayong bagong video dito sa channel. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.